Hello guys, good morning. Ito yung bagong machine namin guys ng stress test machine. Ito yung Wilts Allen na model. Mortara X-Scribe. So, actually guys, may problema to. Hindi ko ma-connect yung aking BP. Yung aking BP monitor guys, hindi ko siya maililink dito sa ano, dito. Hindi ko siya maililink. So, dapat kasi guys, pag stress test, nakalink mo yung BP monitoring mo para sa data. Sa printout dito guys, sasama yung BP mo habang nagte-treadmill ka. So, ang problema ko guys, hindi ko siya malilink. So, nag-try na ako ng mga connector. Palit na ako ng USB. So, ayaw niya mag-connect. So, nag-try na rin ako ng RS-232. Ayaw pa din. So, tinitingnan ko guys yung ano niya guys, yung connection niya. So, paano ko ba siya i-connect? So, nakita ko rin sa manual kasi yung manual ko. Sa manual kasi niya, RS-232 yung nakakabit, hindi USB. So, tinry ko na yung RS-232 pero ayaw niyang gumana. Ngayon guys, yung gumawa ako ng RS-232 na female kasi puro female guys eh. Ito ginawa ko lang to. So, nag-compare ano lang ako. Tiningnan ko lang sa ano sa internet kung paano yung connection ng female DB9 na connector. So ginaya ko lang siya. So itatry natin 'to ngayon. So kung madedetect na ba siya. Kasi yung DB9 na kinabit ko dati, bali tatlong wire lang naka-connect. So ito, bali walong wire ang naka-connect ang ginawa ko. So ano lang naman siya guys, naka-cross lang naman siya. Cross connection lang ang ano niya. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang ang ginawa ko. Kasi yun naman nakalagay dun sa, ano, sa, yun naman nakalagay dun sa, ginagayahan ko na sa, ano, yung sa internet na connection. So, ito try na natin guys. Ito nga pala guys, sa Windows 10 na to. So, pinalitan na namin yung luma. Yung luma kasi namin, Kenton. Kwenton yung luma namin. Pero halos pares lang din ang program niya guys. Yung Kwenton at saka yung Wilts Allen na Scribe, parehas na pala sa program. So walang pinagkaiba. May update lang sila ng konti. So yun guys, titignan natin. Ikakabit natin itong ano natin. Ito nga pala guys, wireless na siya. So yung luma namin is nakakable. Ito naka-wireless na nakakabit sa pasyente. Ayan. Ilan lang sa pasyente, wala ka ng wire na nakakunik kung saan saan. So wireless na siya. Ayan. So ngayon ito try natin guys. I-connect. Ito na lang ang problema ko guys. Yung BP monitor ko hindi ko maililink dito sa hindi ko mai-connect sa unit. So ito try natin kung mako-connect ba. So ito nga pala guys, meron siyang connector ng RS-232 USB. So ang dito tataka ko bakit hindi siya nagko-connect sa system. Ito yung RS-232 ko guys. So ito yung tatlong wire lang. Titingnan natin tatlong wire. Ito ginawa ko yung 8 wires. So itatry natin ito kung gagana ba siya. So yun guys, hindi nga pala gagana ito pag wala kang simulator. So kailangan natin mag-simulator muna. Ikakabit muna natin itong unit natin sa simulator. So ito yung pinaka-program mo, X-Scribe, diba? Okay, ayan. Scribe, open. I-open mo lang yan. So yung password niyan is admin lang. Para lang din sa dati. Admin, tapos password mo admin din. Small letter lang. Small letter lang po yan. So ngayon, so dito, sa patient data. Okay. So mag-i-input ka. Oh, yung patient. Yung patient name, input ang tapos. Dito depende siya. Pag halimbawa, pag gusto mo new patient. So new patient tayo. So pag new patient, mag-i-enter ka dito ng pangalan niya, halimbawa Roy. Tapos first name. Okay. Kunwari lang 'yan. Okay. So wala file number niya? File number, pwede mo maglagay date of birth, middle name. File number. Wala, no? Ah, wait. Meron dito yan. City, ano? So,
modification. Save patient. So, save patient lang muna natin. Save patient. So, ito na. Doon na ang patient ID. Ayun, maglalagay ka ito ng patient ID. Last name, yung mga ano. Yan, patient ID. Example. Yan, example yan na, patient ID ko. Yan, yan, yan. Patient ID. Tapos, save pa rin. Asan na ba yun? Ito kasi, meron na akong nakalagay dito, te. So, ito, isa-search ko lang itong ano ko. Ito pala. Itong test, ito yung ano, patient ID. Search ko lang yan. Ayun na yung ano ko, eh. So, pwede kang mag-edit. Pwede kang mag-edit yan kung gusto mong i-edit yung patient mo. Ay ba, ito, mag-ano tayo. In-edit ko na. In-edit ka nito. Oo. Okay. Tapos yung time mo, yung date, ayun na. Okay, kapag hindi ano. Yung date of birth yan. Okay. Ayan. Yung date of birth mo yan. Tapos, isave mo. Lagi mo siyang isa-save. Ah, okay. Taga ano niya. So, exit ka na dyan. So, nga, dapat punta ka na dito sa X-Scribe. Nalabas na yung... Tapos, isearch mo lang yung name ko. Ah, okay. Roy. Okay. So, pag nisinerch mo yan, dito pala. Roy. Sa search. Sa search. So, pag search mo, yun yung pangalan ko. Then, click na. Click mo lang yung isa dyan. Oh. Tapos... Bawa. Pag-click mo isa dyan, i-start exam ka na. Yan. Pero dapat naka-prepare na ang patient. Opo. Hindi, kahit naman pag-start exam, hindi ka pa nakaka-prepare. So, i-start exam mo lang yan. So, pupunta ka na dun sa pagkabit ng ECG. Okay. Pagkakabit ng mga electrodes. Oh. So, ayan naman yung procedure ng pagkabit ng electrodes. Oh. Parang yung sa... Same lang. Same lang kasi ito ng luma natin. Yung luma natin is same lang din ng program. So, ngayon, pag nakabit mo na yung patient niya, so, ito lang naman yung ano natin. Yung ECG. So, wireless naman to. Hanggalin ko lang muna. Yan, so, wireless naman yan. So, pag kinabit mo yan, i-on mo lang itong power niya. May power yan. No? Yan siya ang power. Pindutin mo lang yung power na yan. Pag nakabit mo na yung... Okay, nakabit na mo electrodes. Electrodes. So, ayun na po yung... Ganyan na si Tsoka. Ganyan na si Tsoka. Ano, normal rate yan? 80. Naka-normal ako dito sa ECG simulator ko. So, pagka ganun, te. Pagka... Nakabit mo na, so pwede ka na ditong mag-click mo na lang tong pre-exercise. Okay. So pag-click mo yung pre-exercise, tapos proceed, mamimili ka kung anong protocol ang gagamitin mo. Okay. May dalawa, bros protocol, modified bros. Oh. So anong ginagamit nyo lagi? Usually bros, mag-modified lang kami kapag hindi kaya ng patient. So dito muna tayo sa bros protocol. Oh, so sa bros protocol, ito yon. Tapos, proceed. Okay. So pag-proceed, so... Naka-prepare na yung pasyente mo. Nandiyan na. So, naka-prepare na dito sa... Tapos ano? Nandiyan na si doctor. So, start belt ka na. So, bago ka mag-start belt, kailangan naka-prepare na yung pasyente mo. Alam mo naman natin pa yan. So, pag nag-start belt na kasi yan, automatic yan, tatakbo na yung... Machine. Treadmill natin. So, yun yung pre... Pre-exercise mo. Oh. Na napakabagal lang. Oh, testing. Pwede yung stop mo. Napakabagal yan. So... So, kung hindi siya papaprepare, pwede mo siyang i-start. Okay. Stop. So, i-stop mo siya. Okay. So, pag na-stand na natin, tawagan, may tumatawag lang. So, after that one, after, pagkatapos natin, after ng start, pwede ka nang mag-start. So, for example, okay. So, position na ang pasyente. So, we'll go to the green one. Our problem is the... This one is not complete, yeah, because the small monitor. Yeah. So, ito yung time ng pre-exercise mo, te. 2 minutes, dito ka magka-count. Hindi masyadong magtitali. Okay, the Bruce and the modified. This is the one we will change, Barsa. Sometimes we want to So, pagkatapos natin ng after ng pre-exercise, actually, this machine is same with our old one, yeah. The Kenton machine. Same program. The same idea. So, punta ka na dito ka sa, you just go this. Yeah, the green one, the bro. So, regular exercise now. So, regular exercise. You expert, you can do the training. No. You know how to deal with it and how to change. Yeah, because this is, actually it's the same only with our old one. So, actually she knows already. Yeah, but you know the protocol. Yeah, that he seen already the protocol. Okay, so, you're already in the stage one. So, after in the stage one,
And every 3 minutes also this one will level up? No, it will, it depends. You're in the Bruce protocol. Bruce protocol. You should do it in the manual. So once you will go, because there is no time. Okay. No, there is time, but the, because of the protocol. Yeah, there is a time. Yes, but it's not like in our old one. That automatic. Automatically, every 3 minutes, it will automatic. It will transfer automatically, but you cannot now because it's hidden here. So how many minutes will change for the stage? For the Bruce protocol. Bruce protocol. So every 3 minutes. So we will see if they will change every 3 minutes. If you can see the main. We will see. Because last time when I checked, no, it's not going. Not 10 minutes already, it's not going. So we will see. So it actually, I'm just trying to connect this one. Start BP. Yeah, it's only the Bruce protocol. Anyway, almost done, no? 2 minutes now. No, you change the modify? Okay. The 3 minutes for the modified Bruce. Yeah. Each 3 minutes will change for modified Bruce. But in the Bruce protocol, no. Okay. Don't bother yourself by taking pictures for that because we didn't start the actual training. No problem. It's better for you to take. Yes. With you. Yeah. No. After. The actual video for the actual training. Well, now you just want. So you're in stage 3. Okay. So what I have to do is just want to connect this BP. I want to connect. Okay, you can check it right here. Because I will start. You can do exercise here, sir. You can volunteer so, to be our patient. So this is our problem. So our ECGs. Yeah. Yeah. This from your old stress test? Yeah. Or they provide this one for you? No, this is from the old stress test. But it's the same, this is M2. Yes. M2 model, see? Mm-hmm. Tango M2. But I don't know why it's not connected. So yun guys, after sa masusi kong pupursige na may connect ko yung aking Santik guys na BP monitor. So, ayun guys, nakikukunik ko na guys. So, hindi kasi ako naniniwala doon sa sinasabi ng Jordanian engineer na nag-install nitong makina na hindi daw compatible itong anong BP monitor namin, guys. So, kaya nag-isip ako. Nung chisik ako doon sa website ng Santik kung ano yung pinaka-newest version ng BP monitor. So, nakita ko kasi, guys, is the same pa rin eh. Ganun pa rin yung Santik na model na binibinta nila sa market. So, kaya nga, ginawa ko, guys, talagang pinag-aaralan ko kung ano paano ko sa mai-connect. So, ngayon guys, ang ginawa ko lang guys. So, ayun, USB ang ginamit ko, hindi na ako gumamit ng RS232. So, yan, USB papunta ron sa CPU. Yung CPU niyan. Tapos yung ito guys, yung BNC connector na nakakabit naman to dito sa dito guys. Sa nakalink naman to dito sa module. Yan. Yung sync module. No, mapansin mo yan, yan, no? Yan yung pinaka-sync module na guys. Ito. So yun kasi yung nagde-detect ng signal para maiba to dun sa mai-connect na yung BP monitor guys. Ayun, no? So dati guys, wala tayong nakikita na ECG heart rate na 80 kasi ito, nakabit ko sa yan, 80. So karapag siya guys, nakalink na yan dito. Yan. So nakita nyo naman nakakunik na. So okay na siya. So yun, pag ginagalaw ko itong ano niya, pag ginagalaw ko yung ano niya, BP cuff, so nagbabago yan. So ibig sabihin, meron siyang signal. So yan, kahit yung mic, ayun o, yung mic niya, pag ginagalaw ko siya, so meron na siya. So nakakunik na siya guys. So hindi na nahihirapan yung user na mag BP every minute o every 30 seconds o every 1 minute, every 2 minutes mag BP sila or every stage. Pipindutin na lang nila ito guys, BP, start. So wala na silang ano, kasi dati ginagamit ito BP guys. Na hindi naman to talaga advisable gagamitin para sa stress test machine. Kasi iba yung ano niya, manual. So manual talaga ito guys.
Pwede rin naman. So, ginagamit din naman to guys, pero manual kasi nahihirapan yung, siyempre nagtatakbo yung patient mo tapos gagamit ka ng manual na BP. Nahihirapan yung mga user. So, yung assistant nurse. So, mas maganda talaga pag meron kang BP monitor na automatic na connect na mismo sa balikat ng pasyente habang nagtatakbo. So, pag tumataas yung reading niya, so, pipindutin lang nila yung ano, BP. So, ayun guys. So, ang issue lang pala guys, bakit hindi may connect is yung ano guys, yung COM. Yung communication guys. So, dito kasi, actually, ginawa na rin to ng ginawa na rin to guys ng engineer na Jordanian. So, yun nga yung ano niya, yung ano nga niya, yung kanyang solution ano niya is bumili sila kaya sa kanila ng bagong BP monitor na Tango M2 rin. So, sabi ko Tango M2 rin to eh. Bakit ka ba magbibili? Magdodoble pa. So, sayang. So, yun nga kasi dapat hindi daw compatibility yung software version. So, hindi naman pala yun ang problema, yung version. So, ang problema talaga guys, yung COM. Yung COM, communication. So, makita mo guys, kasi dito, ang ginawa niya sa Tango, na ang Tango kasi nakakombo ako ng ito. Ito guys. Yan. Yung, sorry, itong Tango. Yung Tango na yan, yung Tango M2. Yan. Kinabit na lang nila sa COM 6, COM 7, COM 8, COM 9, hanggang COM 10. So, ako guys, pinagtsagaan ko siya habang ano, pinagtsagaan ko siyang maikukunin ko talaga yung BP. So, yun nga yung pinaka, ano ko, yung matagal kong ginawa to siguro, mga ilang araw ko din pinag-iisipan to guys eh. So, hanggang, inano ko lang siya na hanggang COM 20. So, nag-start ako ng, kasi gamit na kasi dito yung ano, ng, yung, gamit na kasi yung ano dito, yung mga iba. COM 1 hanggang, ayun, gamit na COM 1, COM 3, COM 4, COM 5. Saka, yan lang yan guys ang gamit. So, sinubukan ko siya ng gamit ng COM 6, ayaw niyang gumana hanggang COM 8, COM 7, COM 9, COM 10, communication 20, 11 hanggang, inisa-isa ko yun guys hanggang sa nakuha ko yung COM 20 dun sa nagkukunik. So, sa COM 20 guys, dito sa blood pressure, COM 20. So, dyan saka nagkukunik. So, dun ko nalaman na dito lang siya pala sa COM 20. So, wala akong issue dun sa mga connector. So, USB lang pala din talaga connection niya. So, dito lang ako nagkakaroon ng problema sa communication. So, yung COM. Yung COM 1, COM 2, COM 3 na yan. So, dyan lang ako nagkaroon ng problema. So, nung na-iconnect ko siya sa COM 20, so, just in-okay ko siya. Ayun na, lumabas na tong ano to guys. Lumabas na tong ano yan. Heart rate na yan. So, ibig sabihin, link na siya, nakalink na. So, hindi ako naniniwala dun sa Jordania na engineer na nag-install na hindi daw compatible yung ano namin, BP. So, okay naman na siya. So, kumunik na siya. So, ayan. So, ganun lang guys. So, kung talagang tsagaan lang, kung gusto mo talagang magagawa yung gusto mo, nagagawa basta matsaga lang. So, pinagtsagaan ko lang doon guys para mailink ko lang yung suntik ng BP monitor na yan. Kasi ayaw ko rin kasi nakikita na hihirapan yung mga user na nag-BP na manual habang nagtatakbo yung ano. Lalagay nila yung BP cup, BBP ng manual. Lalagay sila ng stethoscope. So, dito kasi guys, wala na guys. Automatic na yan kasi meron na siyang automatic na yan. Mag-a-appear na yan dito. So, pag nag-start na yan guys, ano. So, dapat yan. Pag yan, proceed. Ayan guys, MVP niya. Oh. Mapapansin mo yan. Ayan na. So dito lalabas yung BP. So yung user, pwede sila mag-start dito. Mag-start or dito sila mag-start guys. Ayan. Ayan. Pwede silang mamili ng manual. Ayan o. Oh. Yung manual, pwede silang mamili dito. Kasi ang ginagamit lang manual guys. Pag kinlik mo yung manual, dito sila magmamanual BP. So yun yung ginagamit nila. So dito hindi na. So, automatic na yan. Start mo na lang. Mag-BP yan. Patient, mag-BP yung patient mo. So, yun guys. Ito lang yung aming bagong Wiltz Allen na Mortara Scribe na ano,
stress test machine, guys. So napaka-as naman din. Okay naman din siya. Paras lang kasi ng Kenton to, isa lang ng software ng Kenton. Yung Kenton kasi namin luma, pinapilita na kasi nga wala siyang Saudi FDA at saka nagluloko na. Kasi more than, almost 20 years na namin ginagamit, guys. Pero napakatibay. So ngayon okay na siya. Nakaling na siya, guys. Nakaling na. Ayan. So, ayan lang, guys. Sana may tsagaan lang talaga pag gusto mo talagang magawa yung gagawin mo. So, tsagaan lang talaga. Okay.